Hindi lang kalayaan ang Pilipinas na ipinaglaban ni Gat Andres Bonifacio, kundi pati na rin ang pag-iibigan nila ng asawa niya si Gregoria de Jesus o Kaoryang. Ang kanilang love story naging instrumento rin para buhayin ang pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bansa. Si Victoria Tulad on assignment. Sa mga panahong magulo, maingay, at tila walang kasiguraduhan ang kahihinatnan ng himagsikan, nabuo ang pag-iibigang tiyak at tapat, ang pagmamahalan ni na Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus. Ang pusong minsan lang nasaktan at nabigo, pinatibok daw muli ng isa sa itinuturing na pinakamagandang dilag sa kanilang lugar, si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oryang. Bagaman hindi naging madali para kay Andres na makipagkompetensya sa ibang binata para makuha ang puso ni Oryang, sa bandang huli, siya pa rin ang nagwagi. The way na dinidescribe yung kanyang pakikitungo sa mga kasama sa katipunan, na ano daw to, very thoughtful, I guess, ganun din ka simpatiko si Andres Bonifacio. Pero gaya ng ibang nagmamahalan, iba't ibang pagsubok din ang pinagdaanan ng dalawa. Ayaw ng tatay ni Gregoria de Jesus eh, si Andres Bonifacio eh, kasi mason. So just imagine yourself na parang mag-aasawa yung anak mo ng rebelde. Dahil dito, ikinulong si Oryang sa isang bahay sa Binondo para mailayo kay Andres. Pero para sa isang taong umiibig, hindi sapat ang apat na sulok ng silid na iyon para mahadlangan ang pagmamahalan nila ni Andres. Sinulatan niya yung gobernador Silio ng Binondo. Kung pwede, tulungan niyo kaming magkita ng aking katipan na si Andres Bonifacio na balak ko ng pakasalan. Here you see, si Gregoria de Jesus was no Maria Clara. She was no weakling. Ang kanilang pag-iisang dibdib na uwi sa pag-anib ni Oryang sa Katipunan. Dito, magkasama nilang ipinaglaban ang pagkamit ng kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng mga Kastila na siyang lalong nagpatatag sa kanilang pagsasama. Pero ito rin ang nagsaving mitsa ng buhay ni Andres at tuluyan ng naiwan si Oryang. Ayon sa isang historian, malaki ang maiaambag ng kwento ni Gregoria de Jesus at Andres Bonifacio para mapalago ang pagmamahal natin sa ating bansa. Dapat meron silang isang direksyon na tinutungo, no? Meron silang isang layunin na ipinaglalaban. Kasi mas matatag sa tingin ko yung pagmamahalan kung nakabatay ito sa isang dakilang layunin. At para mas lalo itong maipabatid sa kasalukuyang panahon, masasaksihan sa bahay na Pil sa Quiapo sa Maynila ang ilang tagpo sa buhay pag-ibig ni na Andres at Oryang. Gaya na lamang ng ilang liham, larawan, maging mga tula na isinulat mismo ni Oryang para kay Andres. Ang bawat pagtatapos may kaakibat na panibagong simula. At kahit nagwakas man ang pagmamahalan ni na Andres at Oryang, iniwan naman ito ang pag-ibig sa bayang kailanmay, hinding-hindi mawawala. Ako si Victoria Tulad at ito ang aking assignment.